Okay, welcome sa channel na ito kung saan meron siyang specific na order o pagkakaayos. Yan. Itong sets of objects na ito, maaaring ito ay shapes, maaaring patterns, at maaaring mga numero. And then sa sequences na ito, meron tayong tinatawag na mga A1, A2, A3, at kung ano-ano pa hanggang sa tinatawag na A-end. Okay? Isang sequence, itong mga ito, ma-identify mo daw siya. Ba't mo siya ma-identify? Dahil meron siyang specific na order. Ano bang tawag dito sa mga to? Sa A1, A2, 3, at saka AN. So, ito yung tinatawag na mga terms ng isang sequence. Okay? Yan lang. Yan lang kailangan nyo tandaan para malaman nyo kung ano ba ang sequence. Pangalawa, meron din tayong dalawang uri ng sequences base sa dami ng kanyang terms or elements. Or, kung ito ay nabibilang, kung nabibilang yung kanyang terms. Okay? So, meron tayong finite and infinite. So, base pa lang sa mga terms na ginamit dyan, magkakaroon na kayo ng idea kung ano to. Ang finite, una-una sa lahat, nabibilang mo kung ano yung, kung ilan yung terms ng isang sequence. Infinite, hindi siya nabibilang. Okay? So, ito, may hangganan. Ito, walang hangganan. So, bigyan na lang natin ng magandang example para to. Para mapag-iba natin tong dalawang ito. Ang isang finite na sequence, sabihin na lang natin, ito yung, ano ba yung mga months ng isang taon. So, yung months ng isang taon, syempre alam natin yan. Merong January, merong February, hanggang December. Kung mapapansin natin, meron lang siya katapusan, mabibilang lang natin siya. Okay? Kapag infinite sequences naman, maaaring sabihin natin, ito, bigyan tayo ng example kung saan yung sequence ay multiples of 5, okay? Ng mga real numbers. So, umpisa natin sa 5, then next 10, 15, at ito ay hindi matatapos or up to infinity. Okay? Yan. So, itong dalawang example na to ay magandang example na siya para sa finite and infinite sequences natin. Okay? Susunod, dahil meron tayong mga types of sequences, of course, meron din tayong mga iba't ibang uri ng sequences based on its form. So, tingnan natin itong unang example natin dito. So, mag-imagine tayo, pumunta daw tayo sa mga inasal. Pumunta kayo or tayo sa mga inasal. Sa mga inasal, mayroong table doon. Then, sabihin na lang natin, pag kumain kayo na magkakaibigan, napansin nyo yung table, kaya mag-accommodate ng anim. Okay? So, may anim na tao yung pwedeng i-accommodate ng isang table. Pero dahil mayroon pa kayong mga kaibigan na parating, nagdugtong pa kayo ng isa pang table na kapareho, kung saan, malalaman natin na mapibilang nyo na yung bilang ng taong pwedeng accommodate ng dalawang table na ito ay magiging 10. Okay? And then, nag-invite na naman yung in-invite nyo. So, dumadami yan ang dumadami na kumakain. So, papansin natin, ilan to lahat-lahat? Ito ay magiging 14 or 14. Okay? And then, sa pang-apat na table, dami talaga ng kaibigan eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa nyo. Kukwentuhan, kakain, group study. Pero yan. Kung ito'y binilang natin lahat-lahat, ang kalalabasan nito ay 18. Okay? So, mapapansin natin, bawat dagdag natin ng table, nadadagdagan din yung kayang i-accommodate na tao. Okay? Para makita natin yung relevance niya sa yung example sa ating sequences, tingnan natin siyang gawin na maging table. So, nilagay natin siya sa ating table kung saan ito ay yung number of tables. Ito would be yung number of persons na kaya niyang i-accommodate. Isang table, 6. Dalawang table, 10 tao. And the rest. Okay? Kapag tinignan nyo ng maigi yung table natin, meron kayong mapapansing ang pattern.
Okay. Mapapansin natin na kapag tinignan natin yung bilang nung dalawa at saka sa isang table, 3 sa 2 at saka sa 4 saka sa 3, kapag kinuha natin yung diferensya niya or yung difference niya, meron tayong lumalabas na 4, dito rin ay 4, dito rin ay 4. So, ano ang ibig sabihin kung ito ay pare-pareho? Okay? So, ito ay pare-pareho daw. Nga pala, ang tawag pala natin dito ay, ito yung tinatawag madalas na first difference. Pag yung first difference daw ay pare-pareho, ano ang ibig sabihin nito? So, pwede natin i-summarize kung ano ibig sabihin nito. If first difference is equal, so kung pare-pareho daw yung mga first differences, eh, pare-pareho, ano ibig sabihin nun? Then, the sequence is linear. So, linear daw yung form niya. Okay? So, paano natin nasabing linear? Para madali siyang maintindihan, try lang natin gumawa ng simpleng graph para ito ay mas maintindihan pa. So, wari, mabilis ang graph lang. Ito, maaari niyong marelate sa mga dating niyong subjects before. So, i-plot natin na yung x-axis ay yung n, and then yung y-axis natin as yung an. So, 1, 2, 3, and then 4. Tapos, gawin natin to ay multiples of 5 na lang. 5, 10, 15, and 20. 1, lumalabas na 6. Ang 2 natin ay 10. Ang 3 natin ay 14. And ang 4 natin ay 18. So, ayan. So, kung titignan natin ang graph, nakabuo siya ng isang line. Okay? Ayan. Nakabuo siya ng line. Ba't natin nasabing isang line siya? Or bakit natin nasabing linear siya? Dahil kapag kinuha mo yung slope ng bawat point na ito, mapapansin mo na ang slope niya ay pare-pareho. M1, M2, M3, and the rest. Okay? So, yun lang. Kapag yung first differences ay pareho, ibig sabihin nun, linear yung iyong sequence. Okay? Dahil linear siya, ito yung mga isa sa mga sequences na madaling ma-identify kung ano yung kasunod niyang bilang. Wari na lang. Dahil alam mo yung differences na ipare-pareho, what if tinanong sa inyo, paano pag naging 5 yung table? Ilang tao kaya yung pwedeng ma-accommodate niya? So, dahil alam mo nga na tig-4 ang kanyang difference, may estimate mo na siya or malalaman mo na siya na 22 yung pwede niyang i-accommodate without even arranging yung table na gawin niyo pang 5. Okay? By simply adding 4, alam mo na 22 yung kalalabasan niya. Okay? So, dahil nakita natin na itong sequence na ito ay may pattern, pwede natin itong gawan ng equation. Para alam natin kung ilan yung dami ng tao kapag dinagdagan natin ang tinagdagan yung table natin. Pero dahil wala pa tayo sa ganung punto, skip muna natin yan. Balikan na lang natin kung paano siya matederive. Okay? So, ang pwede lang natin gawin ay mag-evaluate muna ng tinatawag na test rule. So, ito, nag-try ka, ine-evaluate mo siya kung yung equation na to siya ay magpapalabas nung sequence na ito. So, let's try it first, okay? So, ito, binigyan tayo ng equation. Try lang natin i-verify kung tama ba na ito yung para sa equation na ito or para sa sequence na ito. So, isulat ko dito para ito ay makita. So, hindi natin kailangan gawing lahat. Kailangan lang natin mag-verify. So, sabihin natin 1, 2 at saka 3 tables lang. Kung saan 6, 10 at saka 14. So, para evaluate natin siya, simple lang. Kailangan lang natin i-substitute yung mga n's natin. Tignan natin kung lalabas yung karampatang an para sa kanya. Kung ang n daw natin ay 1, dapat ito ay 6. So, try natin. So, 4 times 1 plus 2.
Tingnan natin, 4 plus 2 magiging 6. So medyo nakuha na natin yung isa. Pangalawa, try naman natin kapag yung n natin ay 2. Magiging 4 times 2 plus 2. Magiging 8 plus 2 to. So magiging 10. Looking good. So ang entry naman natin ay ganito. A3. So magiging 4 times 3 plus 2. Magiging 6. Ay, sorry. This should be 12. So 12 plus 2 ay magiging 14. So mapapansin natin, yung first 3 terms natin nakuha natin ang tama. Maaring ito na nga ang equation natin para makuha natin yung mga terms ng ating sequences. Okay? Yeah. So bakit importante na makuha natin yung equation? So bakit nga ba importante na ma-derive natin or malaman natin kung ano yung equation para mapalabas natin yung terms ng ating sequence? Okay? So isa sa mga magandang bagay kung alam natin yung isang equation ng isang sequence ay para mas mapadali ang ating buhay. Paano na lang kung tinanong sa atin, what if gumawa tayo ng 100 tables or pinagdikit-dikit natin lahat ng 100 tables? Okay? Kung totoo siya, pwede nating ilista lahat yan, pero kailan pa tayo matatapos? So, ayun. Yun yung advantage kung meron tayong equation. At least, without setting up yung 100 tables na yan, malalaman mo kung ilang tao yung kakasya. Okay? So, try natin gawin. So, curious lang. No? Paano daw kung 100 tables yung arrangement natin, tapos sa isang table na iyon, yun nga, 6 yung pinakita natin sa example. So, based on the equation na binigay sa atin, what if n natin ay 100? Try natin. So, A100, tapos 4 times 100 plus 2. So, malalabas na ito ay 400 plus 2. So, this is 402. So, ibig sabihin, kapag 100 tables yung pinagdikit-dikit mo, ang pwedeng kumasya or mag-accommodate ng tao ay 402 na katao para sa 100 tables. Okay? So, para sa continuation nitong lesson na to and tutorial, maaari sana kung pwede mag-like, mag-comment, and mag-subscribe kayo sa channel na ito. Ayun. And kung meron kayong gustong paggawang lecture or tutorial, pwede kayong mag-message sa akin sa mga links na ibibigay ko sa baba. Okay? Thank you.